Hello mga kababayan at hello mga kuyang sa isang napaka-exciting at napaka-interesanting vlog na naman kung saan tayo ay magkakaroon ng video testimonial dito sa ating advocacy na pinabagatang SCWC Community Connect. As you know, ginagawa po natin itong advocacy po na ito para makatulong hindi lang po sa mga mason, bagamat kami po yung mga mason ha, para makatulong hindi lang sa mga mason, pero pati na rin po sa mga ordinaryo mga kababayan natin. At maya-maya lang po, matutunghayan natin kung paano yung ating special guest ngayon ay makakatulong, nakatulong na at makakatulong pa sa ating mga regular na mga kababayan as well as ang ating mga Brother Masons. And yan ay walang iba kundi si Brother Jose Lim. So Brother Jose Lim, baka pwede kang bumati muna sa ating mga guest. Good evening po, Brian, sa mga kuyang, good evening po sa lahat. Okay. Thank you, Brother Jose Lim. Ang date po natin is July 4, Independence Day po ng Amerika, no? So very special day po ito. And ang ating magiging special topic po, no, after i-share ni Brother Jose Lim yung kanyang testimonial, no, kung paano nangyari ang kung paano niya na-experience itong Connect, no, na nagtayo ay nagbibigay ng Connect ayon sa ating kakayahan at kumukuha ng Connect ayon sa ating pangangailangan. Like I said, ang ating special topic ngayon ay patungkol po sa isang Masonic organization, isang youth Masonic organization na ang pangalan ay Demolay, kung saan si Brother Jose ay kasapi at masugid na supporter po ng organization na to. Okay? Pero bago ang lahat na yan, kilalanin na muna po natin ang ating special guest, si Brother Jose Lim. So si Brother Jose Lim ay mula po sa Isagani Lodge 96. Ito po, Brother Jose, ay based po sa, ano, no, sa Tarlac? Tarlac City. Yes. Pero sa kasalukuyan, siya po yung nakabase dito sa May Ilocos region. At gaya po ng nalalaman na lahat, no, ang ating advokasya, yung Connect na ginagawa natin ay para po dito sa mga negosyanteng Pilipino. Yung mga may-ari po ng mga MSMEs, Micro, Small and Medium Scale Enterprises. So alamin po natin yung MSME ni Brother Jose Lim. Now, I will be flashing some pictures of yung business na tinutulungan po nitong si Brother Jose dyan po sa May Ilocos region. Ang pangalan po ay BNS, Bravo and S. Kasi brother and sister supposedly yan eh. BNS Commercial Incorporated. At you will see some pictures na flash po natin dito. Makikita po natin yung mga products nila. They are mostly plastic household items. Pero meron din sila mga non-plastic goods na makikita po dyan. And then meron din po silang mga binibenta ng mga PVC pipes. And they currently have 6 branches, no, mostly in Ilocos Norte, pero meron din sila sa Sur at padami na padami yung kanilang mga bentahan. So sige, Brother Jose, baka pwede mo maikwento yung detalye po ng ano niyo, ng business niyo. Basically we carry all products halos. Pero mostly sa plastics. Kitchenwares, housewares, we also have RTWs, tools, power tools, almost everything na daily use. So, in other words, parang department store. Galing, no? Department, yes, store department sa mga mumurahing mga products. Galing. Mm-hmm. Medyo doon sa amin kasi very cheap lang dahil direct kami from the manufacturing. Mm-hmm. At may mga imports din kami from different countries, especially like China. Hindi naman nawawala ang China kung dati sa mga ganyang industriya. But we also patronage yung ating local producers. Like, dapat lang, no? Love our own, tama. Yes, we support, of course, yung ating local. Although we carry yung mga China products because of wala naman kasi sa Philippines doon. So, ini-import namin yung mga wala dito. Pero yung mga meron dito, we really choose Filipino products. Hindi kami bumibili sa China ng mga same material. Although, yung iba, sabi nila mas mura daw sa China, but
ang quality kasi there's a difference in quality kasi may mahal din sa China na maganda talaga. I mean, ihagis mo, hindi mo mababasag siguro yung plastic. Pero, I mean, meron din naman sa Philippines din. So, I mean, masyadong matrabaho kasi pagka galing imports. Maraming paperwork. So, but the main reason is talaga, we support Filipino products. Yun yung totoo. Right. At ang maganda dito, mga kababayan, at mga kuyang, ha? For the very first time dito po sa SCWC Community Connect video testimonial po natin, tayo po ay mag-o-offer ng isang business opportunity. Tama po, you heard me right. Business opportunity. Dahil marami po tayo mga kababayan na nangangailangan ng pagkakitaan po ngayon. So, Brother Jose, di ba, sinabi po natin ang SCWC Community Connect ay hindi lang para sa mga Mason, pati rin po sa mga non-Masons at patungkol po sa negosyo, mga MSMEs. Can you tell us, ano ito yung napakagandang business opportunity na pwede niyong i-alok sa ating mga kababayan at mga kuyang? Yeah. Right now, due to this crisis ng pandemic na natin, we offer, kasi our store is, may retail kami, may wholesale. And then, of course, malayo yung diferensya ng wholesale. Sa maliit na halaga, actually sa worth 3,000 pesos as a start. Medyo marami-rami na rin yung mabibili mo. Kasi you just need to give us yung copy ng yung DPI, clearances like the barangay, na permitted ka na mag-tinda doon. Agad-agad kasi binibigay ko yung privilege sa wholesaler. So, very competitive yung price at maganda yung margin mo pagka nagkataon. So, sa maliit na halaga, you can start a business. And then, we also offer delivery with a minimal charge para sa diesel lang. This is within Ilocos region, like Ilocos Sur and Ilocos North. But if you are from like Bulacan. Oh, ako, taga Quezon City ako. Alayo ko sa inyo. Paano ba yan? Interesado rin ako dyan sa business opportunity na yan, Brother Jose. Pwede nyo ba kami matulungan? Yes, yes. Meron kami isang depot dyan sa Valenzuela. Oh, Valenzuela. So, wow. Yes. So yan naman yung parang port point namin yan eh. Sa Valenzuela. Kasi yung mga ibang supplier kasi mostly nandyan sa nandiyan sa may part ng Manila rin kasi. Tapos yung mga imports, syempre, nasa Manila rin. So, ang first landing point ng mga produkto is nasa Valenzuela. So, from there, for example, meron kang PO sa akin, pwede kong ipaayos doon sa Valenzuela. And then, after makuha ko yung PO mo, online mo yung payment, and then anytime you can pick up your stocks na. That's the way we do that. That's nice. Kasi alam natin, maraming po tayong mga kababayan na nandito po within Metro Manila at yung mga karatig na lugar sa Metro Manila. Now, since nandiyan, dyan lang po sa Valenzuela yung isang bagsakan po ng mga products nila, Brother Jose. Abay, pwede tayong makinabang no? At magkaroon ng kabuhayan package for as low as 3,000 pesos lang po. So, thank you very much, Brother Jose. Napakalaking tulong po yan sa marami po nating mga kababayan na nangangailangan ng ayuda sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga maliliit na negosyo. Now, tumuloy na po tayo dito sa pinaka-main event ng ating show, which is yung Connect. Eh, alam niyo naman sa Connect, di ba? Mga taong hindi magkakakilala, pagtatagpuin para matulungan yung negosyo ng bawat isa. So, Brother Jose, straight from the horse's mouth. Baka pwede mong ikwento itong Connect na nangyari. Ngayong taon lang po, May 22, 2021. Ano ba nangyari dito sa Connect na ito? Merong isang kuyang na si Kuyang Abs Muhammad from Matagumpay Lodge number 410. Mm-hmm. Located siya sa Cavite. It was referred by Brother Joel Terrer. Ako yun! Si Brother Joel kasi is from Araw Lodge. Matagal na kami magkakilala ng Brother Joel. So, this is not the first time kami nag-usap. I mean,
very close kami ni Brother Joel. So, from time to time kasi, ina-update ko si Brother Joel kung ano yung latest sa akin na we offered, kung ano yung offer ko ngayon. Kasi si Brother Joel, para siyang ano, walking directory ng mga, mga kuyang. So, ako naman kasi dahil magkaibigan kami ni Brother Joel, yun nga, binabalitaan ko siya na, yun nga, bro, ito ang bago ko. So, yun, from that info na naibigay ko kay Brother Joel, it so happened na may lumapit, nagtanong nga kay Brother Joel na kung meron bang supplier na medyo mas maganda ang presyo, na yun nga, nai-refer niya ako. So, same problem na tulad niya na sabi niya kanina ni Brother Joel na paano yung mga taga Manila, kasi si Brother Abs is from Las Piñas. Mm. Meron sa tindahan doon. Nag-video call kasi kami noon nung dinifer mo, bro. Mm. Yun, nakita ko yung produkto niya. Meron kami. Nung sinet ko kasi na sabi ko, bro Abs, pupunta ako sa isang store. Then, mag-video call kami for actual viewing. Excuse. Nakita nga niya na may iba doon na item, parehas. Pero nung sinabi ko na yung presyo, doon siya medyo, sabi niya, bakit ngayon lang kita nakilala? Sabi sa akin. So, sabi ko, hindi pa huli ang lahat. I can help you. And then, pinasa ko na siya doon sa aming marketing personnel na which yun nga, ginagawa niyang mag-PO and then papa-arrange namin. Meron kasi akong marketing arm na group of personnel talaga sa amin, sa aming company na sinet up ko yun for online na online PO, online na selling, meron kami. So may mga nag-online selling din sa amin na mga pupunta doon sa store and then they took a picture. And then, yun nga, because of the, yun nga, yung kanilang privilege na makakuha ng wholesale price kahit na minsan hindi umabot ng 3,000. Actually, I allow din lang kasi nga, but yung start, yun, medyo it's a rule na at least 3,000. Kasi may, yun yung maximum na hinihingi ko lang para may bigay ko rin yung maximum discount. Kasi pagka, for example, 1,000 lang ang binili mo, of course, may ibang discounts. May ibang discount. Pero, why 3,000? I believe naman kasi na kaya na yung 3,000. Para may bigay ko yung maximum discount. Yeah. Tsaka maganda yung nasabi mo, Yeah. Brother Jose, natuwa ako sinabi mo na mga online sellers, no? Kasi baka iniisip ng mga nanonood ngayon, ay dapat meron akong tindahan, dapat meron akong sari-sari store. Although maganda nga 'yon, no, na mabenta yung products. Pero kahit wala kang tindahan, magtayo ka lang ng Facebook page, no? Yung online ngayon, pwede ka na magbenta ng mga products ni Brother Jose. Yeah, oo. So, 'yun nga, nakakuha rin kami ng grupo na iba-ibang bayan sila dito sa Ilocos na Ilocos Tour na yun nga, na nag-selfie minsan, na nag-modeling ng mga produkto. So, yun, pinapayagan namin yan. Para lang, before nila bilihin, at least may umorder na. Yun yung isang senior ko na may tutulong sa kanila dahil alam kong ang hirap talaga ng buhay nila. Ayoko na magpwersa yung nabilin mo muna. Tapos, kasi walang solian kasi sa ganyang mga produkto, especially yung babasagin. Kasi, yung nabasag yan, wala na eh. Hindi mo pwede balik yan. Malabo yata. Correct. So, kaya, ang sinasuggest ko, kung wala siyang pwesto, pwede siyang mag-post sa kanyang Facebook account. And then, i-allow ko naman sila mag-picture dun sa tindahan para may sample lang sila na picture na papakita sa Facebook nila.
yun, okay naman sila ngayon. At pag nakikita nga nila ako, tumutuwa. Para silang nakakita ng Santa Claus yata. Sino ba naman hindi matutuwa sa kabuhayan, di ba? Kailangan talaga natin ngayon. So, thank you very much, Brother Rosia, sa tulong po na yan. Ngayon, patungkol naman dito sa issue na, ano naman na nagmamotivate kay Brother Rosia na tumulong? Di ba? Of course, tumutulong siya sa mga kuyang. Pero ano pa ba ang nagmamotivate sa kanya? Alam nyo ba, nung kabataan ni Brother Jose, siya po ay napasapi dito sa itinawag na Masonic Youth Organization na Demolay. No? So, magpa-flash po tayo ng mga pictures. Makita po natin yung involvement ni Brother Jose sa Demolay. Nung pumunta siya dun sa Centennial nila, no? Nagkaroon kayo ng Centennial dito sa PICC. No? So, yan, makikita natin yan. But, aside from yung pagsapi at pagtulong ni Brother Jose dito sa Demolay, makikita natin dito sa mga flina-flash natin ng mga pictures, meron din siyang personal advocacy. Meaning, labas na to sa Demolay. Usang loob na to na yung as an individual person, as a concerned citizen na nagmamalasakit. Katulad halimbawa nitong pagdodonate ng mga chinelas at other school supplies sa sari-sari mga schools dito po sa Ilocos. No? Ginagawa nyo yan. And at the same time, since magaling siya sa yung practical shooting, tumutulong din siya sa mga kapulisan natin dito sa Ilocos area, no? So very very interesting na ano 'yan, no? Bira ka lang makita ng ganyang klaseng animal. Saan ba hinuhugot nitong animal na 'to ang kanyang passion para tumulong? Alamin natin dito sa kanyang kwento, sa kanyang involvement sa Demolay. Sige, Bro Jose. I joined Order of Demolay 1996. Sa kabatuan, kapatiran chapter 228. Pero ngayon yata, di na yata 228 yung number niya. Parang something mas mababang number niya. But anyway, join ako doon. And then, yung training kasi ng Demolay sa leadership, public service, citizen. So, from there, na-experience kasi namin we do the services like nagwawalis kami sa kalsada. Na-try ko yan. As in, talagang hindi lang isang beses. Ha? Kasi parang ano yan sa amin, sa Demolay, may hours kasi na binibilang before you can pass to one degree. So, medyo mahaba-haba rin na. So parang kailangan mo mag-login ng community service hours or something. So at young age na ganun, namulat na ako, o kaming lahat mga Demolay, sa ganyan na practices. Ultimo sa bahay, chinecheck ka kasi na, linikpit mo ba yung kama mo pag busy mo. Meron kasi tayo tinatawag na junior counselor na siya yung nag-aalaga o nagbabantay, nagtuturo sa petitioner or what we call parang applicant. Yeah, applicant. Mga aplikante dyan sa organization. Yes. Sa Greek, na tawag niya is neophyte yata. So, sa atin is petitioner. So, yun. Hanggang sa, dahil nga at bata pa at ganoon na yung training namin, medyo tumatak na rin sa isip ko. At the same time, mama ko kasi is a teacher. Papa ko is police. Kaya yung discipline nandun na. Ngayon, yung regarding sa pagtulong kasi, yan ay isang bagay kasi na really, no, si mama ko ang nakaano sa akin kasi niya na masarap yung tumulong. Yun nga, maawain kasi si mama. Dahil pag may nakikita siyang medyo kawawa o ano, medyo ano siya, mabigat sa loob niya, nakikita. So, yun, nagpapakain kami, gano'n. Kung ano man pwedeng itulong, lalo na yung kapatid ko na nasa stage niya, which is also a member of Mason. May experience ako na nakita ko mismo actual, na nagulat ako. Ako nga mismo, parang feeling ko nung time yun, yung adrenaline rush kung sagipin yung isang tao, hindi gumana eh. Pero doon sa utol ko, gumana. Meaning, it really runs in our blood na
na siguro yung tulong talaga. Kasi may nabangga kasi na tao sa harapan ng university namin sa Tarlac. Nagulat ako na biglang tinakbo ng kapatid ko kasi may kasunod na isang truck. Nagulat ako na hinila niya yung tao talaga na para hindi nakastay doon sa kalsada na kung saan siya nakahiga. Eh, kasi yung truck mataas, baka masagasaan. Ang ginawa talaga ng kapatid ko, tinakbo niya. Ako naman, sumigaw lang ako. Uy, tutulong din yon, sigaw. Sigaw ang tulong. Tulong din yon, o. Yung focus ko, kaya sumigawan ko yung truck driver. Sabay threatening na may papatoy na kong bato. So, so pero na-shock ako doon sa ginawa ng kapatid. But going back to the demolay, yun nga, nung election din kasi, look ha, nung election before, kung mapapansin nyo, nagdidikit sila ng picture nila na gawa sa papel na pang parang pang vote or ganyan-ganyan. Tama, tama, oo. Isipin mo yung isang street na puro mukha ng mga kandidato. Politiko, lininis ng mga demole. Kami yan ang linis. Grabe, inabot kami ng gabi. So, medyo ano siya, pagod, pero doon yun, yung kasi yung tinuturo, yung service. So siguro sa kakalinis nyo, marami sa inyo, naging janitor siguro pagka-graduate, no? Hindi naman. Kasi, okay. Kasi yung iba, sinachallenge ka na, I mean, like for example, sa trabaho ko ngayon, may mga kasamaan ako na medyo, ano siguro, nasanay na parang petiks-petiks lang. Siyempre, as a leader dito sa company, I need to show them na achievable yung sinasabi ko. Kasi parang minsan, hindi yan, bilis naman, parang, dahil kasi sila, hindi kasi nasa puso yung pagkatrabaho, kaya medyo mabaka. At walang sistema. So, yun nga, isa rin sa mga training namin sa Demolay, yun, na you need to think, you need to lead, and then you also need to, yun na, show them na alam mo rin yung sinasabi at yung ginagawa mo. Kaya nabitbit ko yan hanggang sa ito, pagtanda ko ng edad na to, natutunan ko rin yan sa Demolay. So ngayon, doon naman sa mga charity works, like for example, yung nagawa ko nung sa may Santo Domingo School, ano kasi yun eh, medyo kawawa kasi yung mga tao doon. Hindi naman sobra, pero ano, ano ko lang na basta that time parang sa lahat ng school na napili ko, siya yung napili ko. Kasi maraming school yan eh. So, pinipili ko si talaga yung mga area na talagang kailangan talaga nila ng tulong. Kasi may mga iba tayong tinutulungan na like yung mga yung meron kasi yung isang location sa Tarlac na puro sila street children, pero marami ng ang lusog ng feeding program, yung dinalang pagkain ng isang organization also, it's up and down ako, hindi sila natuwa. At yung iba, hindi kinain. Ay, bakit? So, why? Dahil kasi may mas nagdadala na mas masarap. Kasi marami lang yung tutulong. In other words, naging ano na sila, choosy. Choosy na sila ngayon. Ang ginawa, para hindi yung masayang mga food, ang ginawa ko is kumuha ko ng isang, actually lugaw kasi, lugaw at itlog. Na for me kasi favorite. Kung ayaw ka ng nakakain ko, pero
dahil sa hindi nila masyado kinain, ikalalungkot ko rin ako. So, gumawa ako ng isang klaseng palaro na kung sinong makakaubos ng kanilang pagkain o lugaw na hinain ng grupo, eh, merong 10 piso kasi may halaga pa yung 10 piso sa mga bata. Yung mga bata. Oh, pero okay ka na. No? Pero, imagine, may, nabusog ka na, may pera ka pa. Yung, oh, mga, ayos yan. Yes. Oh, yun din is para lang sa paglilid nga ng isang I mean, I can say na parang hindi na mapahiya yung nagbigay o ano man. Hindi nila naisip yung naisip ko. So, ayun, isa sa mga natutunan ko rin yan na diskarte sa layman's term. Yun. Marami actually. Yung iba pa kasi na ginagawa ko. Actually, hindi ko sana i-announce. Marami na akong nagawang mga charity works, especially mga personal charity works. Of course, iba yung sa lodge. Yun naman kasi is contribution. But I have also my own charity works na hindi ko talaga kinakalat. Actually, to be honest also, marami akong natulungan na hindi man nila alam na ako yung tumulong. Meron dyan yung naano yung mata, yung pa-opera, yung iba dyan. Marami. Actually, hindi ko naman kailangan ikwento lahat. Ang importante lang sa akin is may napaligaya ako ng isang kaluluwa para sa akin, napakalaga. Kaya, yung pagtulong sa akin, nakadikit na. Pero yun nga lang, to be honest also, gine-gauge ko yung taong tutulungan ko kung hanggang saan. Kasi may mga iba opportunista lang. Pag opportunista, tutulong ako pero may limit. Pero pagka yung talaga alam kong kailangan na kailangan at kaya ko rin lang naman, walang limitation. Todo bigay. So, yun nga, hanggang sa napunta ng lockdown dito. Yung law. Yung, I mean, maigpit. I mean, pagka they say na bawal, is bawal talaga. Unlike sa iba, medyo makakatagot ka pa o medyo maluwag-luwag pa. Pero dito, ano eh, hindi ko masinabing super discipline, pero iba lang talaga ang way of pagsasabatas nila doon sa ngayon na lockdown kasi sana di wag magalit sa akin yung mga taga Ilocos Norte o taga Ilocos Sur. Pero dito sa Ilocos Norte ko na experience ito. May discrimination. Dahil di kasi ako marunong mag-ibakan. Nanabutan ko yan. Nanaramdaman ko. So sabi ko parang bakit kaya? Ba't parang hindi yata ako tanggap dito? Which para sa akin eh Filipino rin naman ako. So anyway, to make it shorter, nung na-lockdown, nagutom kami kasi nga hindi kami makapunta ng palengke. So, may tumulong sa akin, which is yung ibang grupo na kasapi rin ako, which yun din ang turo is more on helping ang tinuturo din. Charity rin. Good Samaritan actually, yung isa. So, doon sa kabila kasi yung Good Samaritan, no choice na kasi ako kaya tumawag na ako ng tulong sa kanila para makauwi na ako ng Tarlac sana. Eh, ang ginawa nung Brad, dahil bawal nga, pinagbawal ni Presidente Duterte yung paglabas-labas, ang ginawa nung isang brother doon sa kabilang grupo, meron pala siyang kabatch dito na police. Dalawa kasi yun eh. Dalawa silang police. Ay, no. Isang politiko na kapatid at isang police na kapatid
na meron silang kabatch dito sa norte na mga police din. Kasi yung barangay namin dito noon, dahil bago lang kami, syempre hindi pa kami naka-registro o kung ano man tawag mo doon. So hindi kami pansin, hindi rin kami kilala. So, ang nangyari, tumawag sila at nakakagulat. Actually, may picture ako eh na hindi ko lang alam kung naibigay ko sa dojo. Nagbigay sila ng pagkain namin. 17 kasi kami sa bodega at hindi kami lahat taga Ilocos Norte. So lahat umidayo. So medyo masaklap yung pangyayari dahil yung checkpoint, paglabas namin ng gate, mga few meters, mga 50 to 70 meters, checkpoint na. And then susunod ng mga another 300 o 400 meters, dun yung palengke. Eh, we need yung parang pass na that time na para makatawid lang kami doon sa checkpoint. Hindi kami na-allow. It's because nga na wala kami noon, yung pass. Wala pa kayong mga papeles. Wala kami papeles. Eh, hindi namin alam yung barangay hall kung nasaan. Hindi rin namin kilala yung kapitan. So, medyo violent na rin kami noon. Dahil siyempre, wala. I mean, may pera ka man ng konti, pero hindi ka makabili dahil kasi na ayaw ko padaanin. Na ganun ka-firm nga yung batas dito. Na may good, may bad. Hindi naman laging bad. And then, nung sinabi ko ngayon, kinabukasan, dumating kaagad yung isa. Si Sir Major Joseph Payaban, hepe ng Badok, Ilocos Norte. Nagdala siya ng mga pagkain. Yun ang una namin kinakanta. Talagang hindi nagtagal yung binigay niya. Isang kainan lang yata yun. Dalawang kainan. Okay. Ubus kagad yun. Kasi ang dami namin. Tapos, dahil nga kasi bodega yun, hindi naman naging stock ng pagkain doon. So, laking pasalamat ko kay Major. At yun nga, sabi niya, tawag ka sa akin. Pagka wala na, ubus na, ayayin naman kasi ako, hindi naman ako gano'ng kapalamuka para tumagulit at tumihiyo ulit ang pagkain. So, after nun, kinabukasan, may dumating ulit. Si Colonel Henry Rivera ng, I believe, Lawag Lodge siya. Number 70 or 71. Lawag Lodge. Nalaman niya na nandito ako at good friend niya yung bayaw ko. Kaya tinawagan niya ako at yun nga, nagbigay nga rin ulit ng ayuda, ng pagkain. Nice. So, that's the second na tulong na naabutan ko dito. So, na-feel ko na parang, wow, ito na, nag-umpisa na parang matanggap na yata ako ah. So, diba, di, okay. And then yung sumunog talaga na nagulat ako na pinadala pala siya ni Congressman George Bustos ng patrol party list. Siya yung sinasabi kong kabrad ko sa kabila. Kabilang grupo na magka-batch kami. So, sabi nga niya nung pinasabi niya doon sa anak niya na brad din. Na demoli din at the same time ad fellow din. So, double brad ko yung anak niya. Na lagi niyang kasama. Na lagi kasama ni Congressman. At sabi nga niya sa akin na dad, sabi niya, tumawag na si daddy. May pupunta na sa inyo tulong dyan. So, nung pinatanghalian, kasi umaga dumating si Colonel Hermie. So, nung tanghali, dumating at ang daming mobile. Ang daming, kala ko may raid o ano man, no? Kala ko ano ng problema. Biglang pumatok yung polis, agad pumasok yung tatlo. Sabi, nasaan si Hussein daw? Sabi sa aking kasama. Buti na lang, hindi ako agad-agad tinuro. Sabi niya, sandali lang po, tatawagin po. Ako din, ganun din. Siyempre, kinabahan ako na, bakit ako hinahanap? Anong kasalanan ko, di ba? So, nung lumabas ako, sabi niya, may gustong kumausap sa'yo, di, labas ako.
At nakilala ko yung humaharap sa akin ay isang provincial director pala. Na si Kuyang Colonel, actually Mason siya. Kuyang Colonel Abrahano. Yes. Kabatch niya sa PNTA, PMA, PMA 96. Si Congressman George Cruz. Na nakisuyo si Congressman sa kanya. At nagulat din si PD na Mason pala ako, sabi niya. Na, kasi that time, naka-fractured ako na square and compass. At as all Masons do, we do respect. Once we give respect, we do that. So, napansin niya siguro na yung movement ko may pagkamason ng konti. At nung huli, nakita nga niya na may square and compass akong gamit. Sabi niya, Mason ka ba? Sabi ko, opo. Si Danny Lodge po, 96. Mason po ba kayo? Traveler po ba? Actually, yun ang exact words. Traveler po ba? Nagulat siya, sandali lang bro, bababa ako. Kasi nasa sasakyan siya, hindi siya bababa. At medyo may distance kasi nga, uso ang COVID that time. Kaya, yes. Iwas. Right. Iwas talaga. Naka-kompleto siya, may face shield, may face mask. Kasi stricto kasi si PD. Yun nga, yun yung pinakamalaking ayuda na natanggap ko. Dahil kay Colonel Abrahano pa lang, kay Kuyang Colonel, apat na sa akong bigas, isang kahon ng dilata, isang kahon ng noodles, 10 kilong baboy, 10 kilong manok. Yun ang dala niya para sa akin. Nice. Nasabi niya, aabot na siguro ng isang buwan niya, bro. Ako naman, pasalamat akong todo. At ako'y napakasaya nung araw na yun sa akin. May kakampi pala ako rito. So, pumunta tayo doon sa bakit ako biglang nag-desisyon na gumawa rin ako ng charity works dito. It's because may nakita talaga akong tumulong sa akin. At sinabi pa ni PD na sana kasya yan sa inyo ng isang buwan. Pero nung nakita niya na meron pa pala ako makakasama sa likod, sa loob ng bodega, tinanong niya ako ilang ba kayo. Sabi ko, 17 po, sir. Nung tinignan niya yung ano niya, hindi abot yung isang buwan to. Sabi ko, baka isang linggo lang to. So, that time, kasama niya yung COP ng San Nicolas, si Major Baltasar. At sabi niya, di ba, may dala ka rin ayuda, sabi niya. Kabibili mo lang, alam ko. Sabi niya, yes, sir, sabi ni Major. Ibaba mo na rito yan. Bumili ka na panibang. Magkukulang sa kanila yan. At dali-dali rin sinabi ni PD na tawagan mo si Kapitan. Yung Kapitan dito. At sabihin nyo, may taong nakatera dito sa bodega. Kasi yung bodega kasi medyo mataas yung gate. Mukha kasi walang tao kung talagang hindi mo siya sentry. Hindi naman kami lumalabas ng bodega kasi. Kaya, ayun. Tawag ka agad si Major. Kapitan. Wala pang isang oras. Talagang nadyang ka agad sa amin. Tinawa na yung hanggang padala rin siya ng census. May ayuda na rin kami. Although malit lang yun sa barangay. Pero masaya pa rin kami at nabigyan na rin kami. Isang kilong bigas at dalawang pakete ng bigas ng barangay. Pero hindi kami lahat. 17. Nakatangga parang 8 lang kami na nakatangga ng ayuda. So kami naman sa loob, dahil sama-sama kami doon, pinaghati-hatihan namin at yun nga, hanggang sa makaraos kami. And then, yun nga, nung matapos lahat yan at na-open na ulit yung kalsada, of course, hindi ko malilimutan yung mga tumulong. Ang ginawa ko, pumunta ako kay, una-una kong pinuntahan siya, si Major Joseph Tayaban. Yun nga, bigay ako ng konting regalo, salamat. At sabi ko nga rin sa inyo, hindi ko malilimutan yung tulong na ginawa mo. Through Brother Major Alfred Andal sa Angeles naman, na Brad din sa kabilang grupo sa Angelo. So, siya yung nag-text kasi sa patch. Pabatch niya kasi yung si Sir Nantosek. And then, dahil nandun ako sa kanyang office, nagkukwentuhan kami,
nabanggit niya na meron daw bagong utos si Presidente Duterte na they need to have this proficiency sa gun handling. So, yun nga, papasok na dyan yung isang sports ko kasi, which is practical shooting. Mm. Sabi ko, sir, kung gusto niyo po, sabi ko, willing po akong maki-join sa inyo sa shooting, tapos ang precision, accuracy, dahil po, may natutunan po akong konting sa paghahawak ng baril. So, yun. Doon na pumasok na nagulat siya na talaga ba? Sabi niya, opo, sabi ko, baka lang makatulong ako. Kahit doon man lang, maumbisan ko yung pagbabalik sa utang loob ko sa inyo sa tulong sa amin. Doon man lang, sabi ko. Chinek na niya kung ano na yung mga na-achieve ko. So, kinito ko lang. And then, kung tuwa siya, yung pisaan namin, actually. Hindi ako naningil kasi tinanong din niya ako, magkano bayad sa'yo? Sabi ko, hindi siya. This is my way of saying thank you. At ito ay sa parang, kasi nga, dahil police din ang tatay ko, napatay ang tatay ko. So, ang sinabi ko nung time na nagpakilala ko sa mga police, na ayoko may makita akong mga police na sasaktan o namamatay sa inklaim ko. Nandahil sa kulang sa kaalaman sa paghawak ng baril. Masakit sa akin yun dahil sa nakikita ko naman sa mga polis ngayon talagang ginagawa lang yung trabaho nila. Compare noon yata. Noon, medyo may fishy. Pero ngayon, nakita ko kasi talaga dito, especially dito sa Ilocos Norte, na talagang straight yung mga polis. Straight. Na wala pa naman ako nakitang humingi o ano man. No? Pwede huli ka, talagang huli ka. Ticket eh. Ganun talaga. Mahirap mag-sorry. Ika nga. Pero ano rin, magbarulo ako makiusap siguro pag binigyan. Basta huwag mo lang pipilit yung gusto mo. Huwag pa kumbaba lang. Mapagbibigyan ka na siguro. So, yan na. Si Sir Major. Tapos ilang sessions kami. Hanggang sa, natuwa din ako actually. Dahil nga teacher din ang nanay ko. So, na-practice ko rin yung way of teaching ni mama ko sa akin na naipasa ko rin sa mga police natin. At yun nga, we're planning to have this selection ng police to compete with other law officer sa ibang barabayan, ibang presinto na i-organize namin para sa shoot fest sa mga especially sa mga police ang target ko dahil sila yung gusto ko talagang matuto. Kasi medyo nalilimited sila sa akin. Bahala eh. Dahil kulang ang support ng, I'm sorry, sa government, pero parang kulang yata yung support sa bahala. Sa pondo. ayun na, nung medyo dumating na mga ibang police from other bayan na mga deputy na tumingin at nag-join sa akin sa pagtuturo. At witness dyan si Vice Mayor Puyang din na punta ko yung pangalan niya. Yun, witness din siya. At yun nga, deputy, na ikwento sa hepe. Hanggang sa tinawagan ako, kaya lang, di ko pa sila maharap. Dahil nga kasi sa diary ng but, sabi ko nga, may tulong ako public service na napili ko is police. Ngayon, sa part ng police pala, sa loob ng organization nila, meron sila yung, I forget the, yung term eh. Meron isang officer doon na ang trabaho niya is talagang pumupunta siya sa mga lugar na medyo
Dahil siguro infested siguro dito ng mga NPM. Pero wala naman na siguro. Pero to protect yung mga community doon sa remote area na siguro less medyo mahirap ang buhay ko. Kasi dito kasi sa Ilocos Norte, kitang-kita mo yung meron at kitang-kita mo yung wala. Malaking gap. Makikita niya yung gap talaga. Unlike kasi doon sa Tarlac, mas marami yung middle class kaysa doon sa mga superyaman at physical. So, hindi mo ramdam na o hindi mo nakikita na hirap yung tao sa Tarlac. Dito kasi, pero dito, yung mayaman, superyaman. Yung mahirap, although wala namang nanlilimos dito, honestly, wala nanlilimos na nakikita dito, konting-konti. Mga dalawa lang yata napansin ko dito. So, dalawa. Tapos, isa lang yata nakita ko. Comparing naman sa Tarlac, ang dami-dami nalilimos sa marami kasi kaming item na na hindi yung, binaban mo. Okay pa naman. Sabi ko nga sa boss ko na, boss, gusto mo bang i-donate na lang natin yung mga hindi natin may solo sa company na produkto, like yung cinturon, sapatos, ano pa ba yung ipamigay ko doon? Laruan, damit, bag, yan. Eh, medyo marami-rami. Actually, kung kukwentahin mo siya, walang million na yung stock na yun. Grabe. So, sabi ko, sayang kung itatapon lang. Hindi ka rin nabenta. Hindi benta. Yun na, nag-pandemic. Tapos, kahit gawin mo nga ang 10 piso, baka, alam mo yun? So, sabi ko, kung ibebenta mo lang din naman ng 10 piso, isa pa sa iniintindi natin yan na araw-araw natin naasikaso, eh, i-donate na lang natin, boss, kaysa, may matutulungan pa tayo. So, sabi niya, tatuwa siya. Actually, yung boss ko, gusto rin palang tumulong. Kaya, lalo na nung nalaman niya mga kwento na nagbigay ng pagkain ng mga kapulisan. Tapos, sabi ko rin, yung mag-aasikaso rin yung mga pulis din. Dahil nga mayroon silang program na lupunan sila sa mga malalayong lugar na medyo kahit may kahirang pa ng mga bata o pamilya. So, sabi niya, sige, go. So, na isa-isa ko na talagang tinawagan yung mga nakatulong sa akin before. Nandiyan na si Sir Janwell Palmeta sa HPG. Sa Bintar kasi, yun din yata yung kanilang, pare-paras kasi yung programa ng pulis dito, yan yung kada bayan na presinto. Meron silang ganun na talagang naka-delegate doon sa program na yun. So, ang ginawa ko, dahil sa sobrang dami, syempre, pati yung barangay namin dito, si barangay Captain Joel, yun, dahil nagbigay rin sa amin ng tulong. So, lahat ng basa ito, lahat ng tumulong sa amin at yung hindi rin namin kilala, alam namin na medyo hirap yung kanilang barangay, namigay kami. Although hindi na kami mismo nag-asikaso ng pamimigay, pag-aayos, linapit namin sa mga LGU ba tawag doon? Basta sa mga barangay, barangay kapo. Diyan, dinagsakta namin. Sabi namin, kap, ito po sa ganyan. Sponsor po ni DNS, Commercial Incorporated. Yun po, kami po tumutulong pansamantala sa mga mahirap nga. So, bagay yung ginagawa ko kasi noon, nagawa ko dito, nakakuha pa ako ng sponsor. So,
ayan, kung i-coconnect ko sa Dimolay, kasi sa amin din sa Dimolay, sa Tarlac, sa Cosmo P. Antonio Memorial Chapter, yun yung, actually yun yung isa sa mga naituro, siguro. Ito naituro ko. Kasi dahil, ano eh, mahirap kasi yung bang tawag dito. Iba yung feeling kasi na nakakatulong pa. Especially ako, medyo malambot ang puso ko sa matatanda na tao. Yung bata kasi parang kailangan mo lang i-guide. Pero yung matatanda kasi medyo weak. So doon ako mas weak. Kaya usually naghahanap talaga ako ng yan, yung nakita ko na natutulog lang sa kalsada, na bibihisan ko, pakakainin ko, at hindi lang sa isang araw. Hanggat maaari na kakayanin ng kakayanan ko, o minsan mauutos ako ng kaibigan ko, o kasama ko, punta ka sa ganito, hanapin mo yung ganyan, bigay mo yan. Ganon. So, consistent yun. Meron din akong ampon, honestly, ampon na pamilya. At apat na pamilya yun. Inampon ko dahil sa wala silang matiran. Total, wala na rin gumagamit ng lugar ko. Kaya pinagamit ko muna at sabi ko pangalagaan nila nila. So, yun. Yun yung nagagawa ko so far. Okay. Okay, kaya, mukhang medyo napahaba yung ating kwentuhan pero malaman. parang maalaala mo kaya actually pwede na itong gawing ano, screenplay, The Jose Lim Story. And mind you mga kababayan at mga kuyang, ano pa lang to, patikim. Meron pa siyang mga ibang kwento ng kanyang pagtulong, yung drama ng kanyang buhay na unfortunately dahil maiksi lang yung ating time, eh, hindi niya makikwento. Pero siguro kung mag-iisusuma natin yung dalawang importanteng tema na makikita natin dito sa kwento ni Brother Rosilim. Number one, ang nagbibigay ng ayuda, nakakatanggap ng ayuda. Pangalawa, ang tumutulong at nagbibigay ng connect, nakakatanggap ng connect. Punayin niyo yung nangyari sa kanya no nung siya napunta sa Ilocos for the first time, 'di ba? Yung sinabi niya, wala siyang kakilala, wala man lang ayuda na ano. Ano ang kanyang ginawa? Gumamit siya ng connect mula sa masoneria, mula sa Demole, at saka yung isang grupo, yung Ad Fellows, 'di ba? So, ngayong kapanahon ng ngayon, hindi na tayo pwedeng mag-exclusive. Na masun lang kami o Demole lang. Hindi, dapat lahat inclusive kasi we all need each other at siguro dito rin mapapatotoo or madidispel rather no yung isang maling notion na maraming mga tao na ang mason tumutulong lang sa mason. Eh dito nga lang sa kwento ni Brother Rosie, ang dami niyang tinulungan na ng mga hindi mga mason. Isang damakmak. Oh, ayan, yeah. At dahil nga doon sa hugot din na naidulot sa kanya ng Demole, yung passion for service, malaking ano rin yun. Kumbaga na iimbag dun sa development ng kanyang karakter at sa kanyang tulong sa komunidad. Now, parting shot po, since napag-usapan po natin ng Demole. Last few words sa Brother Jose, panawagan po sa ating Demole GM at yung ibang Demole at lalo-lalo na dun sa mga alumni, no? Patungkol dito sa ating programa ng SCWC Community Connect. Eh baka naman, pwede tayo manawagan na suportahan ito, lalo-lalo na yung mga Dimole or mga Dimole alumni na mga may negosyo. Kasi ito yung tinututukan natin, di ba? Sa SCWC Community Connect. MSMEs, Micro, Small, and Medium Scale Enterprises na pwede nating tulungan. So, take it away, Brother Jose. Thank you, Bro Joel. Sa mga brother ko yung Dimole, alumni, na gusto nyong mag-start o makatulong sa parents nyo, dahil syempre, bata pa kayo, alam ko yan. Limited ang inyong resources. You can start sa maliit na negosyo. If ever na kailangan nyo ng tulong ko, contact me. Eventually, bibigay rin siguro yung Brother Joel or tawagan nyo na si Brother Joel. O hanapin lang tayo sa Facebook. Hanapin lang kami sa Facebook. Nandiyan dyan yung ating mga Facebook page. Yung Facebook account ko is Jelling. Yes, yes. Yeah, flash po natin yan. Yan, nakikita nyo dyan. At yun nga, maybe makatulong ako. Even though na hindi mismo yung
produkto namin ng Bilinyo at meron kayong ibang product na gustong i-carry at hindi nyo alam kung saan makukuha, pwede nyo rin ako tawagan, baka sakaling alam ko, matulungan ko rin kayong ma-i-connect sa hinahanap yung business or ano man lang gusto yung produkto na ibenta. Sa mga kababayan naman natin na hindi Mason, willing din po akong tumulong sa inyo. At hindi po ako namimili na dapat eh, ka-brother ko lang yung tutulungan ko. Hindi po. Public servant din po ako na in general lang. Iba lang yun sa Mason na, I mean, ibang obligation kami sa Masonira. Pero kami po ay ang mga Mason, sa totoo lang po. Ang aming motibo is talagang tumulong. Hindi po kami lang ang nagtutulungan. Hindi po. Kasi ang turo po na Masonry is charity. So, hindi lang yan, no? Brotherhood of man under the fatherhood of God. Oh, lahat tayo ay magkakapatid. Yes, po. So, kaya nga ako, hindi po to exclusive para sa mga Bimolay, mga Mason, membro lang. Hindi ho. Kahit po sino kayo. Basta po, may puso po kayong maghanap buhay, may konting puhunan, ang kaya ko po talagang ipangako sa inyo is tutulungan ko kayo na magkaroon ng isang maliit na hanap buhay para maitawid ang araw-araw natin. So, yun po. Yun po ang aking ano. Okay. Well said, Brother Jose. O, sa mga ibang kuyang at yung mga kababayan natin, ano pang hinihintay nyo kung meron doon kayong teleserye na gustong i-share, drama, eh, pwede natin i-share dito sa ating SCWC Community Connect video testimonial. Okay? So, tandaan lang po, once again, ang ating tagline dito sa ating advokasya, magbigay ng connect ayon sa ating kakayahan at kumuha ng connect ayon sa ating pangangailangan. Hanggang sa susunod po na video testimonial po natin, magandang gabi mga kababayan at magandang gabi rin sa ating mga kuyang. Brother Jose, paalam ka na. thank you po ulit. Yun po. Tawag lang po kayo pagka may tutulong po.